Good morning, Alex. Coach Alex, good morning from the BAO. Good morning, Coach. Good morning, Coach. Welcome, ha? Good morning, mga guwapo. Good morning. Bagong gising lang si Coach Noel ba? Kamusta naman dyan sa Dabao? Okay lang. Medyo ano masyado dito. Stricto masyado kayo. Ah, ganun? Grabe. Madami ba cakes? Uh-huh. Ha? Dumadami ba ang case dyan? Oh, parati kami top. Kami top ngayon. Oh, ganun. Sige lang, top. Oh. Wow. Top. Ibig sabihin, ang tigas. Akala ko kung sino yung mamerto, Patrick. Si Coach Patrick pala to. Oh! Tinitingnan ko yung mamerto. Sino yung mamerto, Patrick, na kilala ko? Coach Patrick pala. Correct. Coach Patrick yan. Marami tayong ano ngayon. Marami tayong kasama ngayon dito. Ha? So... nakakatuwa. Kahit Monday, maraming sasali ngayon sa atin. Medyo maganda tong discussion dahil pumutok na nung isang araw. Yeah, grabe naman yung topic nyo kagabi. Puro. Walang kamatayang ano. Okay, Patrick, good morning. Good morning. Oy, Coach Manoy, kumusta na? Okay lang. Gwapo-gapon. Aw, oh, ana yun. Bahalag upaw ta basta guwapo, di ba? Lagi murag mo apas sa mga sako amo dagga. Ay nako. Coach Patrick ko guwapo gyapo, batanon gyapo king nao. Yeah. Gulang na. Giuban na, giuban. Kita iba tayong konti ha, mga ano, bigyan natin ng 5 more minutes. Tapos, ano tayo? Start tayo. Kasi may mga lakad pala kayo, no? Coach Eling, eto, fina-flash ko ngayon para sa'yo yung, ano, yung information na pinag-usapan. Okay. Recently, so para medyo maano na kayo, ma-refresh na kayo, no? So, yan. Yan yung mga na-discuss doon sa huling ano, sa huling chat, di ba? So iano natin siya. Pwede nating daanan 'yan mamaya. Although nabalitaan ko kay Coach Anto na inaayos na pala nila yung ano, yung bylaws. So I think dahil mapapag-usapan to today, maano sila no, mararush na rin sila na i-start na or i-provide na yung bylaws dahil ang maganda naman dito is ano eh open tayo sa lahat and gusto nating ma-start talaga siya no and hopefully maging fruitful yung ano coaches association yan para marami tayong matulungan. Yun. Medyo nahihirapan daw makakonect si ano si yan si Noel Mariscal no kasi ano pa rin sila sa Bicol nag-iba pa rin yung mga ano nila doon. Sayang sistema nila na no, nag-iba pa rin. O yun tas may referee scores ha online na nag-i-invite si Sir Edwin Alubin. Nakita niyo naman yung ano niya no advertisement. Oh, good morning, Coach Lelet. Ayan na si Coach Lelet, oh. Diyan na. Bumata si Coach Lelet, ah. Oo, syempre. Yan. So, ano tayo? Star-studded tayo ngayong umaga. Madami tayong kasama. Yan. Masaya to. Yan. Tulog pa yata yung, ano, ah, yung chatmate natin na si Ronald Patuli. Wala, tulog pa yun. Anak ng tokwa talaga. baka may gout pa yun, hindi makabangon.
Actually, medyo nahirapan talaga siyang maglakad. Ewan ko, baka hindi niya naano yung sa tuhod niya. Anyway, sana maayos din, no? Kasi nakasama rin natin yun. So, tignan natin. Sana maayos. Nahirapan siya eh, nahirapan. Yan. Oh, si Coach Amor. Yan, welcome. No? Nandiyan na rin si Coach Ricky from Isabela, no? Tugigaraw. Yan. Yun, no? Dami natin. Yan, si Coach Mabata Lett. Talaga si Coach Lett. Yan yung ano, totoo na beauty, yung paggising mo sa umaga, yung walang ano, walang makeup, wala talaga lahat. O, tingnan mo. Ganda. Gandang umaga sa iyo, Coach Lett. And good morning, ha? Coach Lett. Yan, good morning. Akala ko hindi ka na nagigising ng ganito. Hindi, itong Monday lang kasi wala akong training ng Monday morning. Tapos the rest of the day meron. Ah, talaga. Galing, galing. So, sakto pala yung ano natin, timing. Day off. May day off si Inday. Oh. Yan. Okay pa ba? Okay pa ba tayo? Ano na ba? Ano? Ayan, 2 minutes. Tapos ano na tayo? Ayan, may mga pumapasok pa. Yan. Okay. Yon, from Singapore, darating din si John. Yan na. Si Coach Bombet. So, ang dami natin, no? Magandang ano to, magandang discussion. I-ano natin. Share natin sa lahat. Yeah, hanap tayo ng ano. Okay. Coach Bombet, good morning. Yan. Good morning, Coach. Oo. Mag-ready ka ng ano? Mag-ready ka ng prayer natin, na short prayer, dahil maganda-ganda yung discussion natin ngayon. Dapat maganda rin yung ano natin, opening prayer natin, Coach Bombet. Okay, no problem. Yan. Okay. Okay, 1 minute, then we start. So, para ma-maximize natin yung time. Again, naka-flash na ngayon diyan sa ano, sa screen niyo, no, yung mga bagay na napag-usapan. Yan. Sa chat. So, pwede na rin nating daanan. Tapos kung meron kayong mga gusto na i-flash ko regarding sa ano, sa mga ano ba, mga statutes, mga documents, yan, meron tayo lahat noon, no. So, yan. Okay, good morning sa lahat. And welcome. Coach Bombet. Yan na, yes. 6:40 na. Let's start with a prayer. Okay. Yes. So, I request everybody to be in a manner of prayer. So, Father God, we thank you, Lord, for this wonderful day, God. Thank you, Lord, for the gift of life. And thank you, Lord, for giving Jesus Christ, oh God, Father, for the forgiveness of our sins. And thank you, Lord, for your mercy and love that we experience every day, Lord. Thank you so much, Lord. And even the talent that we have right now, the passion that you instill inside of us, oh God, Father, the passion to train kids, oh God, Father, to this beautiful game that you created, oh Lord. So, Lord, that we are steward from this, O God, Father. So, Lord, as we continue our journey, O God, Father, as a coach, as a leader, as a mentor, O God, Father, God, Lord, let your wisdom be upon us, O God, Father. And, Lord God, as we continue, Lord God, developing this beautiful game, this football, O God, Father, in the Philippines, Lord, we pray, O God, Father, God, that you unite us as one, O God, Father. Lord, our intention, O God, Father, is not for ourselves. Lord, God, Father, search us, O Lord. Search our hearts, O God, Father. The intentions, why we do this. Lord, God, to remind us, O God, Father, our purpose here on earth, O God, Father, is not for ourselves, but to help others, to glorify your name, O God, Father. And now, Lord, in our decisions today, O God, Father, in our discussion, lead us, O God, Father, into your purpose. Lead us, O Lord God, that in the developing the game, O Lord God, and the development of football here in the Philippines, O Lord, so
give us the courage, O God Father, the spirit of unity among the people, among the coaches, O God Father, among the mentors, among the leaders, O Lord. And we speak blessing for those who are in the positions inside the PFF, Lord God, from the president down to the staff, Lord, the coaches, O God Father, the instructors. So Lord, bless them, O God Father. And even Lord, for those who are in the grassroots level, Lord, in other provinces, in any provinces, Lord God, bless them, O God. So Lord, again, we acknowledge, O God Father, that apart from you, Lord, we can do nothing. So Lord, that's why we acknowledge you this morning. We ask you, O God Father, to lead us and guide us, O God Father. And Lord, I pray and I speak, Lord, that let your love, peace, and unity, Lord God Father, manifest today, O God Father, in our discussion. So thank you so much, Lord. We give glory to your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. 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 Yan. Maraming salamat, Coach Bombet. Yun, no? So we are truly blessed. Yung pagising natin today, yan ay malaking blessing para sa lahat, no? Pagka nagigising tayo, it's a blessing in itself, okay? So yan, good morning and welcome sa isa na namang Football Mentoring 101. Ito yung isang pinakamalaking mangyayaring ano dito, session, dahil marami tayong siguradong dadating na kasama. Sa ngayon, no, batiin muna natin yung mga kasama nating nandito na, no, na coaches, no? Of course, from Cebu, si Coach Elying Toledo. Welcome, Coach. Good morning sa lahat. Morning. Thank you. Yeah. Coach Noel Marcaida, welcome, Coach Noel. Yan. Good morning. Yes, good morning, oh. Si Coach Bombet, welcome, Coach Bombet. Coach Lelet Dimson, welcome. Coach Patrick, yan. Coach Pat, good morning. Coach Alex Adolfo, good morning po. Morning. Amor, good morning. Coach Amor, good morning. Ha? At dyan din si Coach Jimmy. Yan, welcome Coach. Good morning, Coach Jimmy. Yan. Okay, kasama rin natin si John. John Bayarong. Okay, good morning sa'yo. Welcome. Andito morning, rin si Andrew. Okay, Coach Andrew and Coach Ricky Inolba from Isabela. Good morning sa inyong lahat and welcome, no? Nakita naman natin na dun sa group chat natin mahaba yung naging thread at discussion about this coaches association, and we know na it's time, I think, to organize this to help each other. So ayan, if a flash ko ulit, pabalik sa inyo yung mga bagay na napag-usapan, no? Ito yung mga na-pick up ko dun sa thread, no? So daanan natin isa-isa. Una, kailangan nating i-put up yung mission vision dahil makapaglagay tayo ng direction, okay? Ano yung mga objectives natin? Paano natin i-qualify yung mga members, okay? Ano ba yung purpose ng association natin, okay? Ano ba yung philosophy ng football ng Philippines? Okay, ito kailangan din tong iano, no, para may pilosopiya na tayo. Okay? Yan. Tapos nagsasabi rin doon, na mention din na gusto nating anuhin yung welfare ng coaches, no? So si Coach Noel mamaya may i-share din siya sa atin, no? Tapos of course yung women's football, paano natin i-address at tutulungan pa, dahil nakita naman natin yung progress ng women's football, no, na napakaganda, no, ang galing ng ano nila, no, performance. Isa pang na-mention doon na marami talagang nag-comment is yung access sa courses. Okay? Nasabi rin doon na sana mas marami pang course offerings para maka-reach out doon sa mga coaches na nasa malalayong lugar pa, no? So 'yan. Na-mention din doon na sana turuan natin yung mga coaches o yung mga leaders natin sa baba ng team or club management at administration para mas lalong maging maayos at ano ba to, mas maging progressive tayo lahat, no? Yan. Ano pa? Na-mention din na
anuhin natin yung quality of coaching yan. Sabi sa atin ni Coach Alvin, natatandaan ko, no? Na-mention din also yung ethics or guidelines or code of conduct para sa coaches. Yan, kailangan yan. Now, ito yung mga ibang bagay na isa pang ano, no? Nasaan ba yung PFF guidelines about this? So, dinownload ko na yon. Nandito siya, ready siya para sa ano nyo, pag ni-request. Ano ba yung RFA model or registration format? Meron din tayo nun. Nakasulat naman din dito yung RFA endorsement. Okay, kasi yung mga coaches ngayon kailangan ng RFA endorsement. Although alam naman din natin na may ibang coaches na nakaka-attend ng courses na wala namang RFA endorsement, no? So merong pagkukulang din minsan, okay? Tapos partly na mention din yung payment sa courses dahil nga parang mahal, okay? Although parang mahal, sa totoo lang, sa buong ano ngayon, sistema ngayon ng football, no, pagdating sa courses, mura mag-take ng courses sa Pilipinas. Okay? And of course, dito rin na-mention, huling-huli, is yung i-share natin yung best practices. Yun na yung ginagawa natin dito sa Football 101, no, sa mentoring. No? So marami na tayong discussion about that. Okay, so anyway, I'll give the floor to, ano, no, to all of you coaches to comment, and I will make sure na nakaano tayo, naka-record, tapos I will jot down all the things that you want to ano to discuss or to say, kasi kailangan ma-open talaga to. Coach El Ying, since yes, nandito ka, maaga ka, please share with us ano yung thoughts mo about this. Saan ba, sa umpisa? Not necessarily as, all as a whole. Yeah, nakaano na naman to, eh. Hindi, yung yeah, go ahead. Yeah. Yung isang idea ko kasi coaches association, isa lang yan sa ano, eh, bali part lang ba? For me lang kasi the best ano strength na gagawin ng office is ang will go to the ano membership, kasi nga nakalagay dito qualifying the membership. So for the coaches association, isang ano yun, parang isang part ba, but as a whole membership should be strengthened. Yun yung ano ko doon, yun yung inputs ko doon, kasi focus sa coaches association, pag ma implement talaga yung ano, yung membership ng coaches association, eh may bosses na tayo, eh, di ba? In fact, merong ano, eh, merong voting right yung coaches association pagdating sa ano, pagdating sa election, if I'm correct, di ba? Yes. So again, pag membership yung pag-uusapan, it will require to apply as a member. Of course, hindi natin kalimutan na pag may mga membership na ganyan, dapat may payment din, may fees, may monthly dues. Kasi pag merong ganun, tapos nakuha na, bali yung pera, nasa PFF na. So meaning, meron ng additional substantial financial yung ano, yung financial income yung office, di ba? Mm-hmm. And then that's guaranteed. You can do it annually or quarterly, I do not know. I mean, kung sino yung mag-design yan, but for me, for a start, to be a member, especially the coaches association, pag meron ng ano, may meron ng members, tapos meron ng nakalaan na pera, eh makausad na lahat. Okay. And then everybody is given a chance to ano, ang tawag dito, give their opinions or whatever. Yun lang yung ano ko as of now. Yeah. Okay, so basing on that, no, I think ang una is kailangan talaga nating maiayos yung pagpasok nitong coaches association. Now, ang isang napag-usapan is ano ba yung basis nito, no? Bakit ba siya kailangan i-organize? Ito, si i-share ko sa inyong lahat sa PowerPoint.
Okay, so sana nakikita ninyo na ito ay nanggagaling sa PFF ano statutes, no, as approved by FIFA as of 2013. Yan. So ito yung mga members ng PFF. Okay? So yung mga clubs, first division, so nandiyan na nga sila, no? RFA or Provincial Association, yung league, yung PFL, okay? Tapos ito na. Referees, women's, coaches, youth, futsal, beach, okay? Tsaka ano pa? A national association recognized by PFF for players. So ibig sabihin nun, marami talagang slot na pwedeng pumasok na direct member sa office. So eto na yon. So eto na yung sagot sa question kung bakit kailangan mag-organize ng isang football coaches association. Okay? So yon. So balik tayo ulit dito. Coach Noel Marcaida, baka ano no, meron ka rin kasing mini-mention doon about sa welfare, okay? Ng coaches. Tapos yan, baka pwede mong i-ano sa amin yon, i-ma-enlighten tayo more on that. Coach Noel. Yan, baka may ginagawa lang. Okay, anyway, pasok tayo sandali kay ano kay Coach John Bayarong. Coach John, are you there? Yes, coach. Yeah, na-mention mo kasi about yung management and administration, no, yung training sa mga coaches on that. Pwede mo bang i-elaborate on that part para maano natin? Yeah, coach, one of the isa sa mga pinakamalaking hurdle kasi ng mga coaches is yung mobility, yung generation ng resources para sa club o para sa mga players nila o para sa RFA o para sa FA. Yeah. Even personally. Alright? So siguro, malaking ba, halimbawa, marami akong coaches na nakakasama, namumroblema sila sa ganyan, sa resources. Pero pag tinignan naman yung landscape ng location nila, ang daming resources na pwedeng itap, pwede, available naman sa kanila. Hindi lang talaga nila, hindi lang talaga sila parang the skills are not there for them to be able to reach out to these organizations, these people, para tulungan sila. Yeah. And be able to present the case sa football para tulungan. Yeah. Yung sa case na kasi namin sa Olonga po, hindi kami masyadong, na-develop kasi namin yung ability namin na mag-present ng case and be able to generate resources for whatever campaign na kaya na kami nakakasali kami sa maraming activities kasi na-generate namin resources and yeah. Coaches should be pag kahit nag-license tayo tinuturo rin naman sa atin yan, di ba? Mm-hmm. Ano ang mga roles ng coach. So naka-focus lahat tayo sa pag-train ng coaches para maging coach, magturo, mag-train. Pero yung club management, club administration, yan ang madalas natin na hindi napag-uusapan yan sa C-license, sa mga coaching courses, pero hindi naman talaga natututukan as a separate activity na hindi ka naman din talaga makakilos kung wala yan. So, baka ito yung isang major role na gagampanan ng coaches association. Kasi yun din naman talaga mag-generate ng resources para din sa coaches association. Hindi lang overtime, hindi rin lang naman para sa mga clubs nila, kundi sa coaches association din. Yeah. And hindi kailangan ng license diyan, hindi kailangan ng recognition ng FIFA o ng AFC, ng PFF. Yeah. Kasi yan, skill yan eh. Tama. Parang life skill yan na dapat matutunan mo. Hindi mo lang naman i-apply yan sa football. I-apply mo yan sa buong buhay mo. Yeah. Okay. So thank you for that, Coach John, no. Maybe since yung Olonga po, I know them, I know you guys, and I saw how you really progressed. Maybe one of these sessions, i-ano nyo sa amin, no? I-share ninyo rin yun sa amin, no? Kailangan natin yung mga ganyan na information, no? Habang umuusad tayo dito sa Coaches Association, part of the topic talaga is yan, yung development, how to connect dun sa mga companies, no? Katulad dito sa amin sa Laguna, nandito lahat, no, Laguna Cavite, nandito lahat ng ano export processing zone, no, ang dami. So paano ba ma-maximize 'yan, no? So maybe yung nagawa niyo sa Olonga po, we can replicate that here so that we can maximize and
really make football better with by doing that, no? Coach, meron kami ano eh, meron naman kami batang gapo football, futsal, beach football development program. Yes. So running yan, yan, hindi na yan, ano, wala nang, parang wala nang nagtitimo yan. Karga ng lahat ng coaches yan, lahat ng clubs ngayon. Yeah. So pwede nating ipaliwanag yung history niyan, paano kumikilos ngayon. Yeah. Hanggang sa mabuo nga yung walong, yung United Olongapo na composition ng lahat ng clubs sa Olongapo City. Yan, okay. Thank you, okay. Thank you Coach Jan. Coach Patrick, pwede ba tayong pumunta sa'yo? No? Kasi you mentioned to me, Coach, we need the PFF guidelines and ano. Ano ba yung, ano, ano ba yung, what do you want to achieve with that? Ano ba yung gusto mong isabihin sa amin? Nakuha ko na siya, I prepared them, I can share it to everyone when needed na. Okay. Okay, good morning everyone. First of all, may I have a comment regarding sports management. During 1987, I was sent Puturo the second in Pasig Metro Manila to attend the course, no. It is about coaching supposedly, but it is general coaching, referee, sports medicine and other courses. And meaning to say there are 5 courses in one session only, in 2 weeks session. So in every supposedly in every FA there will be one representative for sports management, referee, coaches, including sports medical team, no? So if that courses will continue, probably there will be no problem in every FA, right? It is because they have already their knowledge. Then they will apply them each of their club or FA. Now, going back to the association, that's why last night when you chat me regarding to attend this conversation or a meeting with about the association, this is a very good start. Why? It was a long time ago. It was already suggested that there will be a coaches association so that there will be a representative in the PFF. So we need guidelines. Why? Because we don't want to violate any rules in the FIFA and the PFF. So we need to go through what are the possible guidelines that we can make our coaches association be successful. So maybe you can show us, because the last time that maybe mga 5 months ago, our former president Dick Imperato asked me to revise the guidelines about futsal because ang plano daw sila ni Cyril at saka Dick Imperado na magbuo ng futsal association in the Philippines. So that is why nilinibyo ko yung guidelines pagkatapos binigay ko sa kanya. I don't know what happened. No? But if that is one of their target before, para bang mayroon ng separate association ng futsal. Pero I don't know what happened. Tapos na yung guidelines na ginawa ko, revised na yun. Pero until now, walang nangyayari. So maybe this is the time for us. We are planning for a football association, a coaches association. So we need to review. This is the guideline, coach. Yung pinakita mo, di ba? Dito lahat mga association. Yes. So, ano ang pinaka-importante doon para tayo makapasok? Try to check that one. Okay, okay. I remember, mag-create tayo ng board. Kasi ako, gumawa lang ako ng board. Sinulat ko si Coach Dave, ako, at sabi yung mga kasama ko. So, that means, number one, kailangan tayo ng board. Then, the second, specify natin ano ang really name ng association natin. Yes. We need to specific tayo dyan, ha? Kasi mayroon problema. Pag kumawa ka ng association na questionable, problema tayo dyan. Especially sa mga policy. Hindi yan ma-approve. Third, kailangan ma-member tayo sa SEC, Security Exchange Commission. Yes. Yan. Then, the fourth one, may sinabi doon sa statute, it should be endorsed
may be endorsed by the association, or maybe that means either you will be endorsed or not, right? Mm-hmm. So in other words, dalawa lang basis dyan. Kapag walang mag-objectives, we will be accepted. Or kapag mayroon tayong mga close na mga official dyan, pwede tayong magpa-endorse. Coach Patrick. Yes. Tanong ko lang ba, is this the, you're talking about the Coaches Association, correct? The National Coaches Association. Yes, eh, yes. Ang tanong ko lang dun, you're mentioning about endorsing. To whom na ano yung taong mag-i-endorse sa atin? Sino yung ano specific? Usually ang naka-state yun sa policy, yung mag-endorse yung association sa atin. For example, Cebu Football Association or Central Visayas, yun ang mag-endorse. Siya mag-endorse. Yan ang sa guidelines. Pero I don't know really kung specify ba kung PFF ba ang mag-endorse or the Regional Football Association. Kasi naka-state dyan eh. May copy ka, Coach. Okay. Actually, I think tama yung ano na yun, no? Yung part na yun dun sa ano ni sa question, no? Kailangan talaga rin i-endorse yan. Parang ano yan eh, parang bagong member ng sa PFF. Kailangan may nag-endorse na RFA. I think we can do that naman. Walang tayo problema. Yeah, walang problema yon na mag- okay. Walang tayong problema. Sige. That's all, Coach Aki. Yun lang. Mm-hmm. Ayun. So, na-mention din sa akin, no, na ito is more all on insights, no? So, hindi pa ito yung official plan, hindi pa ito lahat yon. Although insights to, kailangan nating ipasa doon sa iba pa nating kasama dahil may naggagawa na ngayon ng bylaws nito, no? So, pina-finalize na. Coach Lelet, since you are here, can you share to us yung napag-usapan nyo na prior to this discussion? Meron na yatang previous discussion with your group. And maybe share to us also ano ba yung mga ano ninyo, no? Needs also for women's football pagdating dito sa Coaches Association. Lelet, please go ahead. Good morning. So from the last time we talk about this, so yung mga naano lang is we run down yung dating ginawa nila na ano na yung mga objectives, yung about sa membership, so paano yung mga coaches will be qualify for this membership, so from what level. So that's why pinag-usapan nga namin, so ano yung mga klase ng coaches na pwede nating ipasok from the membership sa membership. So may mga napag-usapan ngayon about sa ordinary membership, direct, sa associate, and then yung provisions. And then so ayun nga sinasabi nga nila Coach Bella and then Coach Anto. So kailangan lang talaga himayin lahat to. And then bago ipasok doon o bago i-present sa PFF. So and then so pinapagawa lang din yung mga coaches who are active coaches talaga na with regarding doon sa mga rights and obligations ng mga coaches. So para at least once na pinresent to sa PFF kasi kailangan mo rin i-review yung mga bylaws. So kung para at least once na mga rights ng mga members, so para at least once na pinresent natin sa PFF, so wala na siyang kailangan balikan pa ulit. So ayun lang naman, and then hindi kami one time lang kami nag-meeting about this eh. So kaya hindi rin ako masyadong aware dun sa lahat. So kasi mostly nag ano lang kami. Ang ni-reviews lang talaga namin sa about sa membership and objective. So according to the bylaws, so ayun lang yung sina-check nila mostly. So kailangan nilang i-akyat dun mismo sa attorney. So that's why they were looking for the assistance ni Mikey. Okay. Yeah, so and then with regarding coach, ano yung question mo with regarding to the women's? Yeah, pagka binuo natin yung Coaches Association, ano ba yung isa or dalawang importanting bagay na kailangan i-tackle nito for women's development, for women's football? Ako, for me, dahil since na ang women's coaches, although ngayon medyo dumadami na, no?
Pero from before, during our time, nung nag-start pa lang kami with the C-license, siguro yung mga kumukuha lang ng courses is mga tatlo, dalawa. So, depende sa dami. So, we have to invite more coaches from provinces. Kasi ngayon, ang nakikita kasi nila, ano yung benefits na makukuha ng women's? O ano yung makukuha ng mga benefits coaches doon sa coaching? So, ayun yung gusto naming maano ngayon. Kasi, parang yung level o yung balance ng appointment, o sabi natin, hindi natin appointment, pero yung opportunity of the women's coaches to work with the school, with the clubs, with the team. So we do, until now, ang tinitignan nila ngayon is, kaya ba ng women's coaches to handle teams? So kasi dahil since nasanay tayo na men's coaches ang umahawak ng team, so I think we have to give a chance and opportunity to all these coaches. Kasi we have coaches also from the very small level, like sabihin na natin na mga barangay level. Pero dahil nga, ngayon, karamihan nasan ba ang mga players? Diba nasa school? So once we started from the teacher's level pa lang, so kung mapapadami natin from that level, and then we able to invite them o maisama nila natin sila kapag nagkaroon ng coach association dun sa group, sa membership, I think yung level nila is mapataas para magkaroon sila ng chance na makapasok dun sa ma-improve yung coaching quality nila, yung potentials nila, pakyat dun sa papunta dun sa mga national level pataas. So I think ayun lang, kasi ngayon makikita naman natin, dahil sons na kukunti lang talaga yung mga women's coaches na naka-attach ngayon sa mga clubs at saka dun sa national team. So yun, I think kailangan natin mapadami pa. Dahil nga yung ano ng AFC ngayon is to improve yung women's sides. And then if we can able to put a lot of women's coaches dun sa national team level also, so much better. So that's nga, although ako, hindi naman ako ano na may mga kasama ko. Pero mas better kung mas mapapa ma-develop natin yung women's. So ayun lang naman. And then if we had given them a lot of chance to coach talaga. Kasi ayun, ang nagiging ano ngayon, although si Coach Ching naka-akyat na, pero si Coach Ching is actively coaching naman talaga sa Davao. Pero nasaan yung mga ibang women's coaches coming from the different ano RFA eh. So ayun na lang yung ano natin, na mapadami pa yung women's coaches. Yeah, okay. So yun, no? Thank you for that, Coach Lelet. Maganda yun na mabigyan talaga ng opportunity yung women's coaches. And we know na ano naman, no? Sa panahon ngayon, nakita na talaga natin na ang women's coaches, kaya nilang gawin yung coaching job, no? Na dating marami men's lang, no? So ano talaga yan? It's really evident, no? Nakikita na natin yan. Balik tayo kay ano, Coach Noel Margaida. Coach Noel. Yan. Coach Noel, meron kang gusto kasing i-mention doon, no? Marami ka rin na-share sa amin habang nag-chat tayo. Yung membership part o yung welfare part, yan yung ano, yung mga benefits na mga ano, na-mention mo. Okay, yes. Coach. Good morning. So, pagsamahin na natin yung regarding doon sa membership part saka yung sa welfare ng coaches. Okay, kasi yung previous meeting na na-mention ni Coach Lelet, isa din ako sa nandoon. And ako yung coaches lang na nakikinig lang sa kanila all throughout 2 hours na discussion. Okay? So, nag-observe lang talaga ako. Now, ang pinakapunto nung discussion na yun is, actually, hindi naman namin ni-review lahat ng bylaws, pero ang pinaka nag-focus doon sa discussion is the membership ng Coaches Association. Okay, ang saksak sa coaches kasi unang-una we're going through courses for us to have the license, di ba? So importante din doon sa Coaches Association na magkaroon ng makategorize yung coaches. Okay? I'm not saying na it's only for licensed coaches. We're catering all different types of coaches. Ika-categorize lang din natin siya. Kasi kung hindi natin siya i-categorize, that defeats the purpose of having licensed courses. Di ba po? Tama ba? Yes, yes.
Yeah. So kailangan natin siya i-categorize. Now, ang mangyayari lang doon, once na magkaroon tayo ng categorization, katulad nung na-mention ni Coach Let kanina na merong ano yung may associate coaches, may direct membership, saka meron yung una. Ano yung una, Coach Let? Ordinary membership. Ordinary membership. So, yun yung tatlong categorization. Then, dun sa tatlong categorization, meron din yung privileges and benefits yung mga coaches, yung mga members. Okay, and dito rin pumapasok yung na-mention ni Coach Coach Ilging. Okay, yung una-unang nagsalita dito sa ano regarding the membership. Okay? Kasi unang-una, dyan magkakaroon ng fund yung association. That's one. Which is right, katulad ng sinabi ni Coach. And for the association to run, kailangan meron niyang fund. Okay? And after nung membership na yon, once na na-finalize na yan, then ano yung napag-usapan din kung ano yung mangyayari sa mga coaches natin? Bakit natin tinatayo yung coaches association? Well, ito yung entity na makakatulong dun sa mga coaches. Okay? Makakatulong sa mga coaches natin. Una, with this association, pwede maging part sa program nitong association na to is makakapag-conduct ng courses. Okay? Yung members o yung ibang coaches dito sa association, makapunta dun sa mga areas wherein yung mahirap puntahan and yung mga coaches na walang kakayanan pumunta sa mga area like dito sa Manila. Number one example dito is yung sinabi ni Coach Let na yung mga nasa Katutubo na area. Yung mga ano tatawag mo doon, Coach Let? Yung mga dangerous. Yung rural area. Oo, yung nasa rural area. So pwedeng maging part kasi ng program 'yon na yung coaches association kasi maging isang program yan na pwedeng puntahan ng mga member ng coaches association na ma-share yung ideas on how kung paano talaga nangyayari ano na paano gumagalaw yung coaches. Okay, yung mga basic usually. Okay? Bakit sinabing welfare ng mga dito sa coaches association, yung welfare yung coaches ito yung isang institution na mapoprotektahan yung coaches natin. Mm-hmm. Okay, bakit ko nasabi yan? Kasi isa ako sa naging experience, naging witness ng parang hindi nabibigyan ng importance yung mga coaches dito sa Pilipinas. Yeah. Okay, so I think para magkaroon ng protection talaga yung mga coaches is napaka-importante nitong coaches association na to para meron tayong bosses. Okay. Now, paano natin siya buuin? Para sa akin, tinitingnan ko na magkaroon dapat ng national and branches ng Los Vimin. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, kasi kung ang sa ilang vote ba coach yung clubs? One per club. One per club. So imagine, nagkaroon ng all of a sudden votes yung clubs ng previous election, di ba? So I think sa coaches din, kung meron tayong Los Vimin, I think that will count for 3 votes as well. Aha. Uh-huh. Diba? Pero ang slot sa PFF niyan ano lang, isa lang talaga. So there's count for one. So even. Yeah, one so yung sa club two. One lang din. Yeah, one so slot. Count sa club one lang din. Ah, okay. So ganun siya. Now, pagbuo ng Football Coaches Association, not necessarily na I think yung content is we're sinasabi natin na may kakulangan yung PFF pagdating sa coaching education, no? Hindi ganun yung punto na parang nag-interfere tayo sa development. I think yung coaches association is isang identity na pupunuan yung kung ano yung hindi nagagawa kulangan sa development ng PFF. So basically putting up a coaches association to help and to give aid, okay, in development.
Okay, development, we say development, hindi lang siya close down to coaches, pati yung development ng players, yung senior kanina ni Coach John na with regards to club and team management or administration. So, pwede siyang pumasok doon sa programa nitong association. Yeah. So, yun lang coach, yun lang yung akin. Okay, okay. Sige, sige. So, ano lang, basahin ko lang dito sa chat, no? So, may mga coaches kasi na may work, so babalik naman din sila if ano daw. And until 8 a.m. lang tayo today dahil alam natin na may Monday ngayon, no? May mga work tayong hinahabol. Sabi lang ni Sir Ricky Enolba from Isabela, kailan ba ito ma-organize? Gaano ba katagal? No? So, siguro to answer that, Sir Ricky, habang ginagawa natin to, meron din tayo mga kasamahan na coaches na inaayos yung bylaws. And as soon as possible, no, ma-finalize din. Of course, with the help of everyone. Okay? Punta tayo kay Coach John Carmona. Coach John, good morning. Yan, welcome. Welcome. Paki-unmute, Coach John. Paki-unmute lang. Yan, go ahead. Hello. Okay na, good morning. Good morning. Late sa konti. Nagka-problema ako dito sa signal ko. Nasa Bacolod ako eh. Kagabi lang akong dumating from San Carlos. Anyway, thank you Ake for inviting me again, no? Dito sa topic ngayon, no? Very critical and crucial and right time na dapat, no? So we need someone to initiate like Coach Ake, Coach Noel, and the rest to share, to help us, no? With this coaches association. Tagal ng plano nito. 5 years ago. Yan. Yan. Coach Jan, medyo... Right now, we need to... Go ahead. Kung pwede natin ma-send sa email itong mga mission, vision, objectives para ma-go over na din, no? Yes. Then, because of our busy schedule minsan, hindi tayo magka ng oras, no? So, let's set na parang yung pinupost mo, okay? Na parang initial date, no? Para mag-agree lahat, para upuan natin kahit dalawa, tatlong oras. Go, yes. Yes. No? Yes. Then, eto, yung, hindi ko na sundan yung previous nyo na meetings, pero we need to, affiliate, no? Para yung mga conferences considered as valid na first step natin. Yes. No? Para yung objective, purpose, no? Ma-consider rin nila na it's not to go against the present administration. It's to even strengthen and help, no? Kailangan natin ng voice ng mga coaches, no? Gaya ngayon, ang daming, from my side here, sa area ko, ang daming coaches na lumalapit sa akin. I can only help as far as I could, no? Ganun lang. So, paano natin yan with our strength together, no? With our coach association, magawa natin, matulungan natin lahat. No? Ito yung isang purpose and objective, no? Welfare, nakikita ko, welfare, philosophy, strengthen din natin. Women's football, opportunity, access to courses, yes, pathway. Ito yung pinag-usapan namin the other night with Let eh. Paano na pathway natin, Coach Let? Lalo na yung tayo, nakasimula na tayo. Nandito tayo. Nandito na kami. Pero how about yung nasa baba pa, gustong umangat? So ayusin natin, no? With us, with our connection, experience, and with our group also. We can reach out with the federation. Kasi ngayon, parang sino ba? Sino puntahan? Parang in limbo tayo. Okay, access to courses, of course, not only local, not only domestic, but also international. Dito tayo lalakas pag may access tayo. Ma-update, ma-upgrade tayo coaches, no? And
club team management administration. Yes, we need expert on this, no? Especially yung mga pro diploma coaches. Yan. Medyo nawawala lang si coach diyan, no? Yan. Okay. Coach Chan, medyo nawawala ka. Somebody even okay to. Coach, yan. Yeah. Yeah, okay na, clear na. You can continue, please. Yan. Yes. Yes, ito yung sabi ko, yung club team management administration, especially yung pro diploma na mga kasama natin, ilan lang sila. And even experience na who can speak in front with us, no? Regarding this, no? So it's a long way to go pa na maayos to, no? Pero I'm happy, we're happy na somebody na nag-lead na yun with Coach Ake, Coach Noel, and who else, no? Those who support. Andito kami, andito rin ako. Palagi kami nag-communicate ni Ake. Yeah. Sige, Coach, ka naman. Yan. So, isa pang proponent natin baka natutulog pa. Anyway, nagpapasalamat tayo sa ano no, sa lahat ng nandito ngayon. Batiin muna natin lahat ng nandito. Gawa tayo na isang group picture no. So, baka mamaya kasi may mga lakad kayo. Aha, I was taking pictures a while ago. If you can turn on your cameras, please ano no, please do. So again, habang nandito tayo, binabati natin yung mga bagong dating. Si Coach John, Coach Melchor, yan. Coach Abing, yan. Si George, Coach Rick Inolba. Okay? So maraming salamat sa pagsama ninyo dito sa amin. No? Nandyan din sila, Coach John Bayarong, si Irish, Coach Tats, Coach Patrick, of course, Coach Bombet, Coach Alex, yan. Floyd, good morning. Coach Noel, and of course, si Coach Lelet. No? So, meron din tayong iba pang kasama. Si Sam, nandyan din, no? From ano pa to? San ba to sila? Marco. Lang. Yan, Mlang. Yun. Pakidapawan pala si Sam. Oh, Kidapawan. Yan. Good morning sa iyo dyan. And thank you for joining us. Okay, ready tayo. Picture. Kung kaya nyo buksan yung camera, picture tayo, ha? Ready? 1, 2, 3... Tapa, tingin kayo sa camera ninyo. Tingin kayo. Ready? 1, 2, 3. Yan. So, nandyan din si Galaxy Note 10 Plus. Hindi ko kilala yan. Walang alias. Winnie, welcome. What's up? Good morning. Good morning, Joe Cox. Coach Joel. Sige. Yan, pampagising ng konti para magising tayo lahat. Coach Joel. Nakalimutan mo ata akong i-mention, Coach, ha? De, hindi kita kinakalimutan dahil ibibigay ko sa iyo ang mikropono. Okay, gisingin mo kami lahat ngayon. Good morning, Coach Joel. Okay, Coach, mayroon akong concern, Coach. Go ahead. Yung sa admission ba? Yung sa admission? Yes. Yung mga pwedeng maging member? Yes. Pwede mo mabalik yung ano, Coach? Yeah, sorry. Sorry na ano pala no, nag-picture kasi tayo. So, balik tayo. Share natin 'yon. Admission. Oh. Yan. Okay, kita mo na? Di, wala pa. Wala pa rin. Yung wala. Isa yung mga possible na pwedeng ma-member. PFF. Oh, wait lang. Oh, PFF tayo. Yan. Okay. Una sa lahat, magandang umaga, no? Saka batiin ko na rin si Coach John na nasa Bacolod siya kasi. Kapit bahay mo. Nagtampo ako dyan eh kasi iniwanan niya ako dito sa San Carlos eh. Alaka. But anyway, Coach. Coach, ako'y nagtataka kasi ngayon ko lang ito nakita eh. Nabibiro mo pa, ang possible pwede magpa-member pala dito. Aside dun sa clubs, no, provincial football associations, league of recognized PFF national regional scope ba to? Luzon, Visayas, Mindanao. Yes. Okay? Tapos national association referees, coaches, women's football groups,
youth football groups, futsal groups. Coach, ang dami pala dito, bitch. Ngayon, ako na-alarm ako dito, coach, ha? Dapat matagal na itong sinabi. Siguro ilan-ilan tao lang nakakaalam na pwede palang mag-form para maging member at magkakaroon ng vote. Tama ba? Tama ba? Man. Actually, Coach Joel, siguro ano lang yan, naitago lang or naupuan lang. Ikaw naman, wag mo naman sabihin na hindi sila in-import natin. Hindi, actually, para to be honest ba, ngayon lang talaga ako, pwede pala silang mag-form. No? And then, para sa akin, ang pinaka-importante dito, Coach, ha? I think one of the very important group na dapat talaga ma-member na siya, magkakaroon ng association, yung coaches talaga. Kasi without the coaches, wala naman ding players. Yeah. Wala din players talaga. Mm-hmm. So number one, at saka i-encourage natin itong ibang grupo na pwedeng mag-form. Hindi lang tayo, coach. Kasi itong ginagawa natin, helping the Philippine football eh. Mm-hmm. So, let us encourage also other group to form. Yeah. No, hindi lang tayo. Yeah. Kasi dito sa coaches nga lang, coach, marami tayong concern dito. Ako, lalo na ako. No, ang welfare ng coaches. Kasi ang nangyayari, coach, to be honest, ba, at least wala tayong taguan dito, ha? Wala tayong anuhan dito. Ako, isa ako sa biktima dyan eh. Since then. Oh, bakit? Naalala mo, coach, kasama nga tayong dalawa eh. Bakit ka nabiktima? Kwento mo sa amin yung nabiktima ka para Yun. Ito, maganda to. Kasi actually, galing sa iyo yung tanong. Ganito siya. Parang ang nangyari dito, nagiging ang coaches, dapat talagang tagbigyan ng boses. Sorry, naka-video ba ako, coach? Yes. Sorry, naka-sumrero ako, naalala ko kasi father ko eh. Bitirano kasi yun, birthday niya kasi next month, naalala ko. Teka lang, Coach Joel, dahil nasabi mo birthday, meron ngayong isang tao na nagbe-birthday na dapat natin batiin, ang presidente ng PFF, si Sir Nonong Araneta, okay? Nga pala, happy birthday, Sir Nonong. Happy birthday, Sir Nonong, okay? So, yun. Sana, masaya ka. Yan. Okay, mabalik tayo, coach. Malabas sa ilong mo yung ano mo, ha? Comment mo, ha? Mabalik. De, ano na to? Totoo na to, coach. Okay, go ahead. Lantara na to. Yan. Lantara na. Una kong experience, yung napunta tayo sa ano? Thailand ba doon? Una? Thailand. Nahawak-hawak ng ating kaibigan yung team. Yes. Okay? Now, kung ilagay natin sa legality, opo, mali na kagad ang nagagawa ng PFF. 7:30 na. Siguro. Alam mo naman, coach, yun, no? Yeah. Pumunta tayo doon. And then assuming ako, nag-expect talaga ko nga hands-on na ako ang hawak sa team. Mm-hmm. No? Ang nangyayari kasi, coach, parang ginamit lang yung license natin. Pumunta tayo sa labas. Nagkakataon na hindi maganda yung nangyari doon. Mm-hmm. And then mayroon pang situation doon na hinahanap ako. Kasi sa papel, ako pala yung head coach. Okay. So along the way, nagkakaroon ng problema. Ako patuloy napapagalitan kung saan ako. Ngayon tinatanong, who's that guy? Oh. Sinabi ko sa match commissioner, he is also a head coach. Uh-huh. So ang sinabi, nakakatawa guy, Philippine team talaga, it's very unique. Yung pang sinabi niya sa akin. Mm-hmm. Nung pangalawang round na nandun na tayo sa Vietnam, nangapa ako, coach. Oh. So ngayon, buti nandiyan ka. So kinuha kita. Tapos some of the players from his group, tinanggal niya. Kaya ang nangyari doon, kumuha tayo ng mga bitiranang players na hindi nakapag-prepare talaga. Hindi nakapag-train. Okay. Luckily, we won the first game, no? Okay. Alala mo? Against Singapore. But anyway, putulin ko na lang yan. Itong pangalawa, coach, yung sa club na, parang nare-remind na naman ako, parang wala talaga ata silang tiwala sa mga licensed coaches dito. Na Pinoy? Oo, na Pinoy. Na parang kukunin ka, gamitin yung license mo, mm-hmm, tapos parang sabi ko, di bale na lang. Kikita naman ako dito.
Pero hindi siya tama, coach. Eh. Okay, okay. Hindi siya tama. Kung yan ang isang area na dapat makulit natin. Hopefully makapasok tayo diyan sa FIFA ngayon. Okay. No? Yeah. One concern 'yan. Dalawa. Joel. Yan oh, pasok si Coach Joel. Sakto 'yan, sakto. Go ahead. Joel. Yes, coach. Sundan ko yung sinabi mo ha, kasi recently nangyari sa akin 'yan. 2 days before, aware din ito si Coach Ake. Yes. 2 days before kasi pumasok, 2 days before mag-start itong PFL, merong isang club kasi na yung coach nila hindi na-recognize yung license. No? And they are required by PFF na magkaroon sila ng A license na coach. Okay? Isusundan ko lang yung sinabi ni Coach Joel kasi yung mga club managers parang walang respeto lalo na sa Pinoy na mga licensed coaches. Yes, correct. Well, bakit ko siya nasabi? Kasi imagine 2 days prior tatawagan ka, hihingin sa iyo yung certificate mo para gamitin for this PFL sa isang team. Okay, direct. Tatawagan ka tapos sasabihin sa iyo, "Oh coach, gusto mo pala kami tulungan. Baka pwede mo namang i-forward sa amin yung certificate at passport. Yung license mo, tsaka yung passport mo at saka 2x2. Kalokohan 'to, 'di ba? Kalokohan. Parang tinitreat yung license natin na pinagpagura natin, parang ang treatment nila is kapirasong papel lang na napupulot lang sa tabi-tabi. Correct. I think ito yung isang area na kailangan natin ma-push, kaya itong Coaches Association, I think this is a venue na we can protect Filipino coaches. Okay. Correct, coach. Correct. Kasi I think hanggat hindi natin gagawan ng action or hindi natin kung may mga coaches tayo na iaalaw pa rin yung mga ganun, ay hindi matututo tong mga club na to. Mm-hmm. Correct. No, gagawin natin. Hindi man natin, kumbaga, tayo, dumaan tayo, especially ako, Coach Joel, dumaan sa ganun eh. No, naging witness kami sa ganun eh. Yeah. And sana, we're hoping na hindi na siya mangyari sa mga susunod pa na coaches natin. Yes. And we have to stand by it. And ito siguro isang purpose to kaya na-mention ko kanina, yung welfare ng coaches natin, mapuproteksyon na natin dito sa association natin. Yeah. Oh, so yun lang, Coach Joel. Inad ko lang kasi Coach, salamat. Very alarming yung nangyari sa akin ngayon. Tawagan ka para lamingin yung papel mo, di ba? Parang, I feel you, Coach. Sabi ko, teka lang. I mean, matuto naman kayong respeto sa mga coaches dito sa Pilipinas. Correct. Sinabi ko ngayon diretso. Sabi ko, parang, ano, nakagalit. Kasi, eto yung practice siguro. Eto yung practice nila. Kasi etong club na nire-refer ko, eto yung bagong club eh. Oo. Correct. Ang laki-laki pa naman yun. Ang dami yung sponsor. Mahirap, di ba? Mahirap. Sabi, parang alam mo yun, yung offer correct, na binibigay sa akin, parang gusto kong sabihin na, oh, parang ito yung license ko, babayaran ko pa kayo. Diba parang sarap sabihin ng ganun? Kasi isipin mo yun, gagamitin yung license mo for the whole duration of the league. If nag-qualify for AFC, pati doon gagamitin. And you will be paid only for a certain amount, like parang piso kada araw. O piso sa isang buwan. Oy, kulang pa. Piso kada araw. 5,000 isang buwan. Ang atin lang is dito, ito gawin nating venue na magkaroon ng protection yung mga coaches natin. Yes. Correct, coach. Diba? Especially coach. Yung mga future coaches natin. Yes. Tama. Okay, tama, coach. Joel. Coach Joel. Yes, coach. In fairness parang, man, okay? Yung clubs, yes, coach. Yung clubs, meron din naman mga Filipino coaches na naging successful while running the clubs, no? Isang example din dyan, si Coach Noel. When he handled Kaya, maganda rin yung treatment sa kanya, no? Professional din yung way. So maybe it can also be depende rin sa coaches kung paano ninyo i-handle yung agreement ninyo with the club. So, ano rin yun, no? It will also depend on you. And I think Coach Joel, when you were also with them, medyo okay naman yung relationship ninyo, although yun nga sinabi mo nga, no, na ginamit yung ano mo, yung license mo for the competition.
Yan. So maganda rin malaman ngayon sino ba yung coach na nagpauto dito sa club na to, no? Ah? Coach Aki. Wait. Coach, it's a good experience, no? No, siyempre na-expose ka internationally. Pero yung pag-uusapan natin dito, yung credibility ng isang coach na nagkaroon ng lisensya na gagamitin lang siya pagkatapos minsan nga iniisip ko di bali na lang kikita naman ako dito pero nawawala yung credibility coach nawawala yung credibility di ba baka lagi na lang gagawin yan until na kung sino pang sumusunod kasi ito yung venue natin eh na magkaroon ng boses sa PFF na hopefully by next time wala nang ganyanan pwede namang ano eh kunin ka as a head coach tapos yung existing coach nila na nandiyan na foreigner pwedeng advisor na lang o consultant muna for the meantime bibigyan ka ng ano ba ng authority na to handle para makikita dahil pagka may gusto siyang ibato sa iyo na ibigay na instruction sa iyo kung ano mang coaching style niya pwede naman kayong maglabi eh. Parang ganyan. Ang importante lang dito sa mga licensed coaches, mabibigyan ng ano, ng tamang credibility. Yeah. Nawawala siya eh. Uh-huh. Kaya ito yung right venue. Pangalawa coach. Pangalawa, yung compensation din ng mga coaches. Okay. Tama yung si Coach Noel, binabarat yung local. Okay. No? Binabarat yung local, hindi ganun dapat. Dapat may standard siya. No. Talking about general ha, sa coaches ha. Kasi ang importante yung mayroon namang ibang coaches na sinabi nila walang license. Mayroon naman tayong PYCNC, 'di ba? Yung Philippine Youth License Certificate something like that. Yes. Pwede yes. lang naman nilang kukunin 'yan. They also part of the group already. Well, yeah, pwede naman 'yun eh kahit hindi talaga siya PFF or AFC license pa. Ang importante, mayroon siyang formal na training, no, on how to handle youth players. Yun lang naman importante diyan sa licensing eh na alam mo ang ano ang procedure ba ang process ba on how to coach kasi yeah. maraming magagaling na players nagigiging coach kailangan siya ng ano eh he has to go under education sa coaching yes. Yun lang naman ang pakay ng PFF na magkaroon ng ano ng knowledge yung coach na magiging coach somehow yung magiging magkakaroon ng license. Okay na yan, coach. Kasi sa isang area na yan, sigurado may licensed coach na eh. Oo. So trabaho natin yan. Pagka naayos na itong association natin, magkakaroon na tayo ng boses dyan sa loob. Mayroon na tayong vote dyan sa loob. At least may paparating na natin yung concern talaga na malalim. Yeah. Kagaya ng sinabi nila ni Coach Lilet, na mayroong areas doon na hindi nabibigyan ng opportunity kasi malayo, ganito, ganyan. Mm-hmm. Yeah. Ma-address yan coach later on. Yeah. Kung talagang maayos yung coaches association natin. Okay. Kasi nandoon na kasi lahat yung ano, nandoon yeah. na lahat yung kung anong pwede natin gagawin. Thank you. Coach Joel, thank you. Ano muna tayo ha? Ikot muna tayo. Baka may gusto. Okay, coach. Walang problema. Pwede yeah. tayo umikot pa. Madami pa tayong dapat mapag-usapan talaga. Go ahead. Hindi lang coach, kung pwede, mayroon pala dito na pwede, futsal group, women's group, pwede. Let's also encourage them, if you have time, if you have good, healthy group to organize, why not? Para marami tayong boses. Okay. Ikot tayo ha. Coach Melchor, baka may gusto kang i-share. Coach Abing, si Coach Alex, baka meron kayong gustong i-share, no? Pasok lang. Tapos yung ibang kasama natin. Yes? Please go ahead. Ako muna, ako. Sige, Coach Melchor. Good morning sa mga kasama natin dyan. So, ganito, I agree doon kay Coach Noel sa Coach Joel. Totoo yung mga nangyayari. It really happened. Maganda nga. At least, eto, inumpisahan mo, Coach Aki, para magkaroon tayo ng, kumbaga, ano yung, let's say, A license, B license, pag kinuha, just in case, tatanong sila sa association, ano ba itong gagawin dito? Ganito, kukunin namin si ganito. Ano ba itong mga arrange na? So, meron na lang ready na mga platform na ibibigay na lang din sa clubs na pag-aralan din nila. And then, doon na yung nangyayari sinabi ni Coach Joel na
yung lobbying the ano, yung mga kunyari, mga famous, kung ano-ano pa. So doon yung pag-usapan. Pero meron tayong guidelines na makikita nila na pinag-aralan din natin, hindi rin natin ginawa na basta-basta lang. Pinag-isipan din natin. So it's a good, ito, it's a good avenue na, pinag, na inumpisahan natin itong coaches association para may protection din yung mga coaches dahil ng may mga nangyayari ngayon diba kasi COVID so may mga coaches na talagang kawawa so ako isa na ako doon kawawa rin ako no work no pay tayo so yung ano talagang it's difficult so sa mga time na ganito meron tayong pwedeng kahit konti na naipon so I think it's a good idea na magkaroon ng kaya nga, sinabi mo, registration din. Magagamit din talaga yung mga coaches. Just in case na may mga ganitong pangyayari. And aside from that, aside din sa mga tulong, coaches association, ito yung isang strong na group na pwedeng, kumbaga, mapaganda palalo yung football ng Pilipinas. Kasi yung gagawin natin coaching ngayon, hindi na bara-bara. Yeah. Kasi, di ba, sinabi, lahat is welcome. Galing din sa baba na no, hindi natin naging kasama man, late na sila pumasok sa licensing, may chance pa rin sila makapag ano. Kasi may mga discussion naman tayo dito about coaching. So, makinig lang sila, ayun na, matututo sila. And then, pag pwede natin silang i-invite for a course, kanyari talagang hirap sila, pwede natin supportahan naman. O, sige, happy tayo. Pwede sigurong ganun, di ba ako sa akin? Yes. Kasi mga coaches na hirap talaga. Yeah. Gustong matuto, pero walang pera. Kumbaga, yeah, kasi tama. Marami ako nakikitang coaches na free pa rin hanggang ngayon yung coaching nila. Mm-mm. Yeah. Okay, yeah, Coach Melchor, thank you for that, no. Ikot lang tayo sandali. Si Irish kasi isang si na nagsisimula rin na coach natin, no. Maybe he can share with us at saka si coach no, nawala si Sam, no. Baka nawala yung signal. Yeah, si Irish, nandiyan ka pa ba? Baka pwede mo kaming maano. Yan. Or Coach Sam, from Kidapawan, please share with us any thoughts. Paki-unmute na lang po. Paki-unmute. Ano related, Coach? Yeah. Irish, anong masasabi mo dito sa inorganize natin? Sige, pasok tapos si Sam, ha? Sige, Irish. Para sa akin, Coach, okay ako dyan kasi dito rin sa amin parang naapektuhan din ng ganyan eh. Yung mga coaches. Lalo na sa dito talaga sa lugar namin. Mm-hmm. Kaya okay ako dyan. Yun na, Coach. Mm-hmm. Okay, thank you. Coach Sam, pasok tayo sa'yo dyan sa Kidapawan. Coach yes, Sam. Coach. Yes, Coach. Good morning, everyone. Good morning, coaches. So doon sa discussion po natin since ako naman hindi pa ako nakapag-take ng ano ng courses. Yeah. Pero sa ngayon yung about sa program natin tuloy-tuloy naman po dito sa Kidapawan sa part ng ano ng Cotabato. Uh-huh. So sa ngayon nga dami na tayo mga clubs na na-build up dito, marami ng mga active club na gustong ano operate dito sa part ng North Cotabato. Mm-hmm. So ang aming problema lang talaga dito is sa ngayon laging kuan pa rin, libre pa rin, kumbaga free pa rin yung coaching, wala pang mga binabayaran, kumbaga ganun. So ngayon is more on volunteer lahat ang mga activities namin dito. So nung na-inform ako regarding doon sa coaching license this coming November 11 ba? Yes. 11 to 16. Nag-file ka agad ako. Mm-hmm. Para naman na ma upgrade at saka at least ma-recognize as a coach kasi yan din ang isang programa natin na mabigyan ng magandang treatment or kuha ng mga coach dito. So ako I agree doon sa mga
sa usapan natin, coach. Hello, coach. Yes, go ahead. Go ahead lang. Yes, coach. I agree dun sa mga ano, yung sa programa natin na magkakaroon tayo ng coaches association dito sa area or entire Philippines. So, ganoon lang naman po, coach. At saka share ko na lang din ha. Kasi last time ito rin yung isang ano ko sa walang license ano. So last time nung nagkaroon tayo ng national finals, U15 mm-hmm. national finals, and supposed yeah. to be ako yung magiging head coach doon. Then since isa sa mga kuha natin qualification is requirement is yung nakapag-tick ng kahit man lang C. Yes. License, yung pinaka-lower. So, doon instead na doon tayo sa top, nandun tayo sa head coach, is nagawa tayo na lang na ano, parang assistant coach saka consultant doon sa ano, doon sa team. Yeah. So, yun. Kaya ko na ano, na sabi. Kasi nung nakaraang taon, nakaraang courses, yung mga C license course na schedule, hindi ako nakapag-take kasi medyo busy. Talagang masikip yung schedule natin. Hindi lang tayo dito sa football din kasi na connect, but meron tayong mga personal din na mga business at saka trabaho rin sa hinaharap. Then nakita ko yung pagkakataon since nasa lockdown tayo, since nasa pandemic tayo, and then may inoffer ang PFF na may inoffer sa atin ng PFF na ganito course nga, license course, license coaching course. So, tinake ko na itong opportunity na makapag-take coach. Yeah. So, I'm very happy na isa ako sa makakapag-take ngayon. Yeah. Dahil binigay nilang chances sa mga coach na nag-uumpisa or gustong makapag-level up sa larangan ng coaching. Yan. Thank you. Congratulations, coach. Congratulations. Congratulations. Yes. Okay. Yeah. We want to give the floor no, mabilis lang kay dun sa kasama natin na isa rin sa mga maingay sa chat group. Okay? We welcome of course Coach Oni Patulin. Coach Ronald, good morning. Hey, morning, sorry. Nagising ka na. Coach Oni, good morning. Ano, boss? Good morning po. Morning. Coach Oni, sige. Ipa-flash ko ulit sa PowerPoint yung mga na-discuss dun sa ano sa chat group. Yan, para meron kang guide. Tapos, kung meron kang gustong i-share with us, pasadahan natin dahil... Isa lang naman. Yeah, go ahead. Just want to ano, yung need for a coaches association has been long overdue, you know. Not for anything, I think more than the badge. We had responsibility sa community natin to further strengthen yung football, no? And we can only do that through a position of strength, having an organized association that create a good pathway for any aspiring coaches to develop. Also makakreate tayo ng alternative para ma-access to mga course na to. And also an opportunity to help and reach out to other coaches. No? Siguro yun lang naman yung ano natin. Siyempre lahat tayo, dream natin na ako, kilala niyo ako, na it always pains me na may makita ako ng mga coaches na nasa-set aside. No, because of may dahil kulang daw sa requirements, no, minsan may ma-set aside dahil hindi kakilala yung mga appointing ano. So if we can have a coaches association, medyo we can back up those ano, those talaga na person na sa tingin natin na who are worthy of such ano. Yun lang, no. Yan. So maraming salamat Coach Oni, pasensya na at medyo maaga. Sige, mayroong gustong sabihin si Coach Lelet. Coach Lelet, go ahead, please. Coach, regarding natin sa nasabi ni Coach Sam tsaka ni Coach Oni, actually,
maraming mga players from provinces na nadidevelop. I mean, napupunta sa national team level or tumataas yung level na hindi namin nakikilala yung mga coaches. Eh. So, ayun yung maganda dapat dito sa Coaches Association. So, parang per-regional or may mga GDO study ba ngayon? So, parang ang mangyayari is nare-recognize yung mga coaches by ano, parang itinatap sila doon sa mas mataas na level. Like, kunyari, kung merong mga players from this province na nade-develop, pero yung coaches hindi licensed pa rin. Diba? Yes. So, aside doon sa na-invite, kunyari, so ma-enlighten sila doon sa mga courses and then makakuha sila ng coaches. Pero at the same time, maitaas sila, maitap sila dun sa mas matataas pa na teams or level. Kung kagaya ng nangyayari before sa national team, so si Apps is a B license, yes, pero wala siyang experience coaching in the national team, pero she is developing players from Cebu. So now, may nabigyan siya ng chance to top with the senior team, nabigyan din siya ng chance na makakommit with dun sa under 16. So siguro, I think ayun yung pinaka-the best way. Kasi we have to recognize the coaches also. And then we have to give them parang minsan kasi ang nangyayari is nag-i-improve yung player pero hindi nakikilala yung coaches. Pero I think dun sa National Coaches Association, mas better na maiangat natin just by recognizing them. Kasi doon sila doon sila parang nagkakaroon ng motivation to improve more. Yeah. Tama. So, yun, no? Coach Lele, thank you. Yeah, kailangan talaga ma-recognize yung effort ng mga coaches na ano no na nagdi-develop. So, yeah, pag naayos natin yung association, at least malalaman na natin kung sino yung mga kasama nating coaches, mare-register natin sila para ma-recognize din, which is very important kasi nakakapag-produce naman talaga sila ng mga players. So anyway, we have a shorter time, no? Kung meron pang gustong mag-share or mag-comment, please do. Habang naghihintay, Coach Abing, meron ka bang gustong sabihin sa amin, Coach Abing? Konti lang doon sa protection. Okay, go ahead. Coaches. So, sana sa grupo, paano maging regular ang mga coaches sa mga school? Yeah. Kasi, like, ngayong pandemic, no work, no pay yung mga coaches dati kasi honorarium base lang eh. Yeah. Paano siya magiging regular employee ng school? At saka magkaroon ng mag-benefits ng SSS, PhilHealth, galing sa school. Okay. Yun lang naman yun. Kasi pag nag-retire ka ng coaches, wala kang nakukuha eh. Diba? Tama. Kung naipon ka, it's better. Yun lang naman yung nagiging isang kuhan dyan sa coaches eh, pa sa lahat ba? Yes. Except lang yung nasa club. Yeah. Yung nasa mga schools na nakukuha, kailangan may kuhan sila, may beneficio rin sila nakukuha. Okay. Baka dun yung sa protection na area. Yes. Yun lang yung magiging especially sa mga provinces na settings. Ang coach talaga honorarium lang, nasa magandang school ka nagco-coach pero honorarium base ka lang. Pero hindi naman lahat, may ibang school naman na pinapasok ka rin nila doon sa programa nila na may kasama ka sa SS. Oo. Saka PhilHealth. Yeah. So, yun yung isang protection na parang nakita ko na medyo importante. Para nag-retire yung isang coach, may makukuha naman din siya sa gobyerno. Tama. Sa retirement niya. Tama. Yun lang. Okay, thank you. Saka yung at least malalabi din ng coaches association, yung hindi naman natin binabawal yung foreign coaches. Dapat, sa halimbawa, may isang dapat Filipino coaches talaga. Yung mga league na parang required ba na Filipino coaches na license. That's right. Para lahat magkaroon ng chance of break. Even sa national team natin, dapat Filipino coaches na, yun yung magiging dapat malalabi kasi ang dami na nang i-license eh. Ang gagaling na ng mga coaches sa Pilipinas. Break lang talaga, kailangan bigyan ng break. Ito na yung venue natin, ito na yung grupo na pwedeng mag-push doon sa PFF na maging all Filipino dapat. Para talaga, sayang naman yung pinag-aralan natin na pinag-aral tayo sa abroad. Para sa coaching. Tapos pagdating mo dito sa Pilipinas, nasa kuan ka lang, nasa maliliit na school ka lang nagtuturo. Yun lang. Okay, protection. Thank you. Good morning pala everyone. Yeah, good morning. Thank you. Okay, isang group picture tayo, no. Marami na tayo ulit ngayon, no. Marami pang dumating. Isang group picture tayo ulit. Yan. Okay. Picture tayo, ha. Ready? Okay, yan. May pumapasok pa from Sambuanga. Ano lang natin.
Hintayin natin sandali ha, sandali lang, sandali ha. To 1 minute. Ayan na, papasok na siya. Oh, open niyo yung camera. Up, nalok. Yeah, go ahead. Si John to. Yes, go ahead. I was sorry. Yeah, unmute mo yung isa. Isa lang i-unmute mo. Oh, picture okay. Muna tayo sa akin habang inaayos ni Scott dyan. Ready? Tingin sa camera. 1, 2, 3. Yan. Isa pa. 1, 2, 3. Yan. Okay. Go ahead, Coach John. I was suggesting na we move along somehow this the formation ng Coaches Association by way of three things. Number one, mag-set na tayo ng target natin na when this organization will be put up. Like okay. End of January. Yeah. Tapos, after that, we go backwards. I-set natin yung steering committee. Maybe a smaller group that can on the details. Yeah. Tapos, yung mga schedule. Tapos, work backwards na lang natin yung mga requirement. Paano ba natin ma-achieve yung target na to by this time? And then, put it in a chart, right? Parang halimbawa, lagay na sa Gantt chart. Yeah. Tapos, pwede natin i-share sa lahat para lahat malinaw sa kanila, okay, these 2 weeks, this is what will happen. These 2 weeks, this is what will happen. Para pagdating ng... Para mai-organize din natin. Halimbawa kasi tayo rito nag-uusap-usap. Pero dapat sa mga localities natin, nasiset na rin yung coaching association. Halimbawa, in my case, halimbawa sa Olongapo, at least may idea kami na, okay, within this certain day or weeks, number of weeks from now, dapat na-meeting na namin yung coaches namin, nabuo na namin yung Olongapo unit ng Coaches Association. Parang ganon. Mm-hmm. That way, we are also passing on the information to them by way of all of this. Para bang, I understand that we have a lot of things to talk about. Maraming topics, maraming concerns. But yeah. At the end of the day, we need to, parang kahit na lakad pagong ba, kunti-unti umaabansi tayo. Yeah. Para sa isang goal, sa isang target date na may tayo na natin. Siyempre, marami kasi tayong kanya-kanyang comments, marami tayong experiences. And by way of, you know, having a schedule, then we are able also to schedule all this in this. Ito, nakalista sa ano na to, okay, for this. Because we need to talk about the objectives, then we talk about the objectives for a certain time. Then it saves us a lot of effort, time, and as well as it moves along the organization. Yeah, yun lang yung sa akin. Okay, so dahil na-mention mo yan, eto. Meron tayong ilo-launch na poll. Yan. Dahil kailangan natin mag-schedule, paki-click lang it's para maano natin, no? Kailan ba kayo available na next? Okay, click nyo siya. Schedule natin. Tapos, ayan. Okay? Tapos submit nyo lang para makita natin yung availability ng lahat ng kasama natin. Okay? Yan. So nagpapasalamat tayo no habang inaayos pa ng iba yung sagot nila no. Nagpapasalamat tayo sa inyong lahat na kasama natin dito, Coach Bombet, Coach Alex, yan, Coach Ricky Inolba, Coach Floyd, Coach Abing, Coach Tats, Coach Noel, Coach John, Coach Oni, Coach Lelet, Coach Joel, si Coach Sam, Coach Melchor, Coach Irish, Coach Andrew, Coach Limuel, Coach Eliasar Toledo, and Coach Adrian Layuge, and of course, yung kakarating lang, no, si Coach Sally Alian from Zamboanga. Welcome, Coach Sally. And etong si Galaxy Note 10, hindi ko kita kilala. Okay. Coach ng Samsung yan. Dapat walang alias dyan. Ilagay yung pangalan para makilala naman natin. So nasend niyo na ba magpakilala eh. Yan. Okay, nasend niyo na ba yung ano, na-submit niyo ba yung poll? Yeah, parang wala pa pumapasok sa akin dito. Wait lang ah. May pumasok ba sa akin na ano? Wait lang ah. Yon. So wala, 0%. Ulitin natin, sorry. Yan. Click, you have to click hindi submit. Pumasok, eh? Yeah, next tapos yan. Click submit para lumabas yung ano. Yeah, kay Coach Noel yata lumabas. Sa'yo ba Coach Noel lumabas or ano?
Kay Jokax lang lumabas. Coach Joe, kumusta Coach Joe? Okay lang. Hindi ko alam kung paano to, ano ba to? End poll lang nakalagay dito eh. Pero yung mga lumalabas na chart. Yeah, click mo lang yung end poll. Click mo yung end poll tapos lalabas yung result, share results, okay? So habang sinishare ni Coach Noel, pasok tayo kay Coach Ricky Inolba. We have 10 more minutes tapos okay na tayo. Coach Ricky, go ahead please, unmute. Hi Coach. Good morning. Hi Coach. Good morning Coach Ake. Morning po. I would like to just add on the current discussion, Coach. Once we start to formally organize, tama nga yung sinabi kanina na yung sinasuggest ko din that there should be dates na naka-timeline. And then, Coach, this is important, I think. Once we start to organize, we should have at least a solid fund na sustainable itong organization na itatayo natin for a minimum of 3 years. Regardless, no matter what will happen, kailan meron tayo ng parang yung kanyang viability na minimum of 3 years. Para kasi gano'n naman lahat eh. We're starting from a scratch. And then siguro, ang buhay natin ng any organization na itatayo mo would be, there should be funds. Logistics, di ba? So I suggest sa body na at saka yung mga execom na gagawin dito, the small group who will formally organize this one, na yung membership natin siguro kahit na malaki na muna ang babayaran natin para at least yung buhay ng grupo na ito would be at least a minimum of 3 years para hindi siya mawawala kung ano man ang mangyari, alam mo yung there are some factors. And this is a good once na put up ito, I believe this is a good organization para meron tayong representation, not only a venue to voice out our personal complaints or bad experience, you know. This is a good representation para pagka na ng coaches doon sa PFF. Later na siguro magkaroon tayo ng, we can also sponsor tournaments all Filipino sponsored by the Filipino Coaches Association para ma-recognize yung integrity and credibility ng mga Filipino coaches. Kasi yeah, sabi ni Coach, sabi tama naman, hindi naman problema na may mga foreign coaches. Siguro kailangan lang natin ipakita na we're at par or even better than these coaches. So we need to show them. Kasi it is also their right. Yung mga clubs, that is also their right. Kung sinong kukunin ko, lakunin kita, bayaran kita, eh kung ayaw mo, diwan. Diba? Pero once we start to organize like this one, I think mas malakas na yung stand natin, yung beat natin. So that's all, coaches. Thank you very much. Thank you. Thank you, Coach Ricky. Ha? Sige, ano naman yan? Noted and nakarecord tayo. Last na lang, Coach Alex. Coach Alex, baka may gusto kang sabihin, awayin mo na naman ako mamaya sa chat. Yeah, pasok. Salamat, Coach. Inaway ba kita? Hindi, Coach. Yung punto kasi dito, Coach, is mag-put up tayo ng coaches, National Coaches Association. So, ba't pa natin patagalin? So, yung suggestion ko, every areas, Luzon, Visayas, Mindanao, and NCR, yung, for example, sa Mindanao, mag-appoint sila ng ng dalawang representative for the Coaches Association, then dalawa sa Visayas, Luzon, and NCR. Then 8, mag-appoint tayo for the Board of Directors. Then yung Board of Directors, sila na yung pipili ng mga officials. Sinong presidente, vice president, and then yung mga committees. Okay. Yung mga Then regarding sa registration, kung magkano man, tandaan natin, yung ibang mga coaches natin, voluntary, walang sahod, abono pa. Siyempre, dapat
alam natin kung ano ang benefits ng registration, magkano at saan magpunta yung registration. Yes. And then kailangan talaga yung National Coaches Association must be recognized by the PFF. Dapat alam ng ano, nagbuo tayo ng association na ganito para alam din natin, para wala tayong problema sa endorsement. Pwede naman tayo magpa-endorse sa PFF through yung sa BOG, sa Board of Directors, Board of Governors. At saka sa mga RFA level, dapat magpa-endorse. Yes. Yes. Yun ang ano diyan. Kasi dito sa amin, sa Davao, meron naman kaming coaches association. Wala naman kaming problema. Naka-ano naman. So, yun na lang hinihintay natin. Kasi yung, for example, yung iba sa amin sa coaches, yung membership, nagpa-member na kami sa ano, nagpa-online membership sa PFF. Hmm. So, tapos, iba din yung membership sa coaches association. So, doon natin mano, ano ang ano dyan? Saan tayo babase? Sa PFF? Sa national ano? Kasi, kumukuha ng online registration niya ang mga coaches sa PFF para mapa-member. So, yun lang. Ano lang natin yung coaches guidelines. Ano yung mga ground rules ng mga coaches. Ang dami kasing kahit sige tayo online every day, hindi ito matatapos pag walang action. Yeah. Diba? Dapat may action na. Dapat may action na tayo. Huwag na natin patagalin. Kahit even next year ang may plano na next year, ay ngayon pa lang, mag-organize na kung sino yung mga pwede, mga tao na makaupo dyan. Yes. Sa ano, diba? Yes. Kasi kung sige tayo online-online, yes, wala tayong maano dito. Oo. Ah? So, yun lang. Mag-appoint lang tayo ng mga board of directors, mga tao na okay para dyan. Yan. Thank you very much, Coach Alex. Thank you very much. Okay. We will close this. Coach Lelet, may gusto ka pang i-share sa amin? Coach Lelet? Wala na? Coach Lelet? Ano, Coach? Wala na. Okay. Coach Oni, ikaw? Unmute, sir. Wala na. Okay na ako. Daming magandang sa... Yan. So more or less, okay na tayo. Again, nagpapasalamat tayo lahat sa inyo na nakarating dito, no? And na mention nyo dito sa poll na Saturday ang pinakamadaming available at saka 6:30 a.m. So ibig sabihin sa Sabado, kung meron tayong continuation nito, i-discuss naman natin doon sa chat group, ipe-present natin sa lahat ulit, no? Iaayos ko yung mga na-discuss natin. Okay, so again, sa nagpapasalamat tayo sa GK Marks for hosting this session, no, yung Zoom session natin. At saka, of course, dun sa kasama natin sa kay Coach Bombet. Maraming salamat sa iyo, Coach Bombet, dahil isa ka sa mga pasimuno nitong Mentoring 101. Yan, no? So, ayun. Thank you very much, coaches. Coach Bombet, Coach Alex, Coach Floyd, Coach Tats, again, Coach Joel, Coach Abing, Coach Andrew, Coach Lelet, Coach Melchor, Coach Sam, Coach Oni, Coach Noel, of course, Coach Ricky, Coach John, Coach Adrian, okay, Coach Lemuel, Coach Eliasar, Irish, Coach Iris, and of course, Coach Sally. Thank you very much sa inyong lahat. Please wait for the replay. Ipopost ko na kagad ito. Ayun, no? So stay safe. Good morning. Stay healthy. Yon. Ingat po tayo lahat. Good morning sa inyong lahat. Ingat, everyone. Coaches. Thank you. Coach Joel, ingat ka dyan, ha? Ingat. God bless everyone. Ikaw din dyan. Ingat ka dyan. Okay. Thank you. Salamat po. Bye-bye. Bye. Batiin niyo yung presidente ng PFF, ha? Batiin niyo dahil... Happy birthday, Sir Nonong. Nonong. Yung isa, coach, batiin mo natin yung isa, Dylan. Happy birthday kay ano pala, kay... Yok. Okay. So, kay, pwede tayong magsabay-sabay mag-greet ng happy birthday dito, i-record mo. Ah, sige. Okay, ready? 1, 2, 3...
Happy birthday. Happy birthday. Nonong. Happy birthday. Kanta na lang kaya tayo ng happy birthday. Oh, sige, kanta tayo. Oh, magbiglang maghanap ng beer si ano, si Joel. Happy happy happy, happy birthday. Sana ibalik niyo kami. Itong mga to tatang ban na yan sa ko happy happy, happy, happy birthday. Sana ibalik niyo kami. Ay, wala na ganyan. Ariyan, tanggal. Okay, sige, bye-bye. My God, you see. Bye-bye. Ingat kayo lahat. Ingat. Bye-bye. Okay, Bye. God bless everyone. Bye-bye. Bless. Sabing. Ayong buntag. Coach Joko.